Ano pong pangalan nila, ma'am? Irene po. Irene, taga saan po kayo? Sa Barangay Pinagbuhatan. Okay, ma'am, ang tanong ko sa iyo, sinong mayor mo, si Iyo or si Vico? Siyempre, yung gwapong si Vico. Bakit si Vico Soto ang mayor mo? Bukod sa pinakagwapo para sa aking mga mata at wala namang nakikita ang pagbabago sa base. Anong klaseng pagbabago yung nakita mo sa kanya nung naupo siya bilang mayor? Kasi sa totoo lang, wala ako dito sa loob ng 2 taon kasi nagtrabaho ako sa abroad. Tapos siyempre nakikita ko kung gaano medyo katulog pa dito nung time na yon. Tapos yung hindi lang magulo sa paligid, yung mga tao. Pagdating ko dito medyo wow, parang iba na yung silensyo na, wala nang gaanong ingay, yung mga tao parang may mga disiplina na talaga. Pagdating din sa kalinisan, makikita mo din naman yung kahit papano eh, kita din naman na yung pagdating sa mga basura, medyo okay-okay na talaga yung pagdating sa basura. Hindi tulad noon talaga parang medyo natatakot nga ako dito eh. Kasi di ba yung adik-adik na mga ganyan, parang barilan na ako. Ma'am, sa kanyang unang termino, ano yung, especially nung pandemic, ano yung mga programang nagustuhan mo na ginawa ni Mayor Vico? Ay, naabutan ko yan. Yes, o. Ano-ano? Siyempre, natanggap ako ng mga tulong. Kahit pa galing ako sa ibang bansa, pero talaga naman, nakatanggap ako sa totoo lang. Walang pili na, oy, ikaw, baka may pera ka pa dyan, huwag ka muna. Talagang may natanggap ako. Ano yung tulong na natanggap mo? Bukod sa may cash, may pagkain talaga. Yes. Yun talagang pinakagusto ko to. Ma'am, ngayon naman, kung makakaharap mo ngayon o makakausap personally si Mayor Vico, ano ang gusto mo sabihin sa kanya? Siyempre, it's about time. Wag muna. Bago magsalita, yakapin ko muna siya. Ano sasabihin mo sa kanya pagka ano, kaharap mo? Magpapasalamat ako sa lahat ng mga ginawa niya. Hindi lang papugay points, kundi talagang may nagawa. Hindi lang masabing pa-cute or pa talagang pakitang gilas. May nagawa, may nagbago. Talagang ipagpasalamat ko sa kanya kasi siyempre noon nakakatakot pero ngayon kita mo naman mismo siya pumupunta sa mga yung mga gulo-gulo na yan, talagang andun talaga siya personally. Hindi lang sabi may iuuto sa mga tao kanya, pumupunta talaga siya. Nakikita ko talaga. Okay naman po. Ano pong pangalan nila? Jacqueline. Ayan, ma'am, ang tanong ko sa'yo, sinong mayor mo, si Iyo or si Vico? Si Vico, siyempre. Bakit si Vico Soto ang mayor mo? Ano siya, proven na yung mga ginawa niya dito sa aming lugar. Ma'am, nung panahon ng pandemya, nung 2020, at saka sa kanyang unang termino, ano ba yung mga programang nakita mo na ginawa ni Mayor Vico? Ang nagustuhan ko, yung mga food packs. Nakuha niyang bigyan lahat yung taga-Pinagbuhatan ng sa isang araw. Pero yung hindi kagaya nung dati, ilang yung mga hawa nagtatanong, bakit kami wala pa, yung iba nag-aantay na bakit wala pa sila. Pero sa kanya, sabay-sabay na bigyan niya lang. Ngayon ma'am, kung makakaharap mo personally si Mayor Vico, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Kunwari, kaharap mo siya, anong gusto mong sabihin sa kanya? Proud kaming naging Pasig dahil sa kanya. Wow! Ngayon naman, kung ikaw ang tatanungin, sinong mga konsihal ang iboboto mo? Team Pasigueño o Giting ng Pasig? Bakit Giting ng Pasig? Para solid yung pag-suporta kay Mayor Vico. Okay. Specifically, sa Giting ng Pasig, sino ang gusto mong iboto? Mayor Maro. Mayor Maro agad? Naging mayor? Okay. Kasi may personal experience ka sa kanya na pamumuno niya. Ayan. So, maraming salamat, ma'am. Hi, ma'am. Magandang araw po. Hello po. Ano pong pangalan nila, ma'am? Julieta. Julieta. Okay. Hindi Julieta. Julieta. J-U. Okay. Julieta, ma'am. Ang tanong ko sa'yo, sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Siyempre, Vico. Bakit po si Vico Soto ang mayor mo? Kasi 3 years pala po siyang nanungkulan ng Pasig. Maganda na po yung pamalakad niya. Tsaka yung mga matagal na nanungkulan sa Pasa City Hall, ngayon lang niya ni-regular. Hindi na. Ibig sabihin na balitaan mo yun. Yes po. Ngayon, ang dami. Ilan ba yung mga kakilala mo na na-regular? Marami. Ngayon ma'am, tanungin kita, kung isa ka sa mga empleyadong na regular na yon, ano ang mararamdaman mo? Siyempre, masaya, tumataas yung sahod, malamilihin.
Kung makakaharap mo ngayon personally si Mayor Vico, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Mayor, pwede po mag-request yung court namin. Okay, umalay mo, nanonood siya ngayon. Yung ano ba yung ano yung jack? Yung board. Fiber. Ano, okay, yan nga, kung makakaharap mo siya, anong gusto mong sabihin sa kanya? Sana mapunta ni Mayor yung ano namin, yung court, para, kasi bulok na yung ano namin yung court namin. Kasi malay mo, mag... Ano po, Mayor, yung kasada namin, lubak-lubak na, sira-sira na po yung drainage. Saan ba yan dyan? Ito ba yan? Ayan po, kami nalang po nag-ayos yan yung kuha namin, inaambaga namin. So, ayan ang mga gusto mong sabihin sa kanya kung makakaharap mo siya. Ngayon naman, sa... Kung ikaw ang tatanungin, sino ang gusto mong konsehal na iboto? Team Pasigueño or Giting ng Pasig? Siyempre po, Team Pasig. Bakit naman Giting ng Pasig ang gusto para mong iboto? Para natong plano nila, tuloy-tuloy. Ayan. Hindi sila nagkasalungat. Okay, maraming salamat, ma'am. One, action! Dito ang Pasigueño! Bali, dito kami! Nay, magandang araw po. Kumusta po kayo? Okay lang po. Ano pong pangalan nila? Ako po si Bibilen de la Feña Solano. Okay, Nay. Ang tanong ko sa'yo, sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Vico. Ngayon, bakit si Vico Soto ang mayor mo? Kasi parang sa kanya namin naranasan yung para ang baga sana parang katulad sa mga pamastong handog, kahit pa paano kami mga borders nakatanggap. Hindi katulad sa mga dating nakaupo na pili lang kami mga borders tayo na lang karapatang tumanggap sa kung ano mga yun. So ibig sabihin, nung 2019, first time mo makatanggap ng pamaskong handog? Yeah. Ilang years ka na ba sa Pasig? Simula ka ng 23 years. 23 years ka na. Sa loob ng 23 years, ilang beses ka palang nakatanggap ng pamaskong handog? Nakatanggap ng sa parapols, minsan, nakatanggap ako. Yung mga ganon. Kung makakaharap mo ngayon si Mayor Vico at makakausap siya, anong gusto mong sabihin sa kanya? Gusto ko lang naman kasabihin kay Mayor na sana ipagpatuloy na yung maganda niyang pagpapamalakad sa nasasakupan niya sa Pasig. Ngayon, sana matulungan niya kaming mga borders at solo parent. Okay po. Salamat! Uy, sir! Magandang araw po! Kamusta po kayo? Okay lang po. Ano bang pangalan nila, sir? Junjun po. Junjun. Concepcion? Siyempre, hindi. Ang tanong ko po sa'yo, sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Kay Mayor Vico po. Bakit si Vico Soto ang mayor mo? Si Mayor Vico po ay maka-Diyos at matulungin sa lahat ng kanyang nasasakupan. Okay. Ngayon, sir, ano po ba yung mga programang nagawa ni Mayor Vico sa kanyang unang termino? Sa unang termino, maraming nagbago. Ang napunan na sa kanyang panahon niya sa pandemic, matulungan. Anong klase po bang mga programa yung nagawa niya, lalo na nung panahon ng pandemic? Nung panahon po ng pandemic, lalo sa mga ayuda, unang-una po, inahibahay po niya sa mga nangangailangan. Anong ayuda pala yung natanggap mo? Food pack ba yan or SAP? Dalawa po, food pack at saka yung SAP. Natanggap mo yun pareho? Okay, ito sir, kung makakaharap mo personally si Mayor Vico right now, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Sir Mayor, Vico, maraming salamat po sa lahat ng ipinigay niyo sa amin at sa aking natanggap, sa aking pamilya. Maraming salamat. Okay, sir. Kung ikaw naman ang tatanungin, sino ang konsehal mo? Team Pasigueño or Giting ng Pasig? Giting ng Pasig po. Bakit naman napili mo ang Giting ng Pasig? Gusto po ni Mayor Vico dahil lahat ng mga kasama niya, gusto pong makasama niya sa mga trabaho niya para lalong umunlad din yung kanyang gusto man na mga proyekto at sa mga taong bayan. Yes, maraming salamat, sir. Ayan. Magandang araw, tita. Kamusta po kayo? Naman. Ang tanong ko po sa inyo, sino ang mayor mo? Si Iyo or si Vico? Siyempre si Vico. Bakit si Vico Soto ang mayor mo? Siya ang pinakamadaling na nakikita mong tapat na nagbilingkod sa Pasig.
pasigayin niya. Mm, oh, personally, ano po ba yung magagandang programa ang nagawa ni Mayor Vico sa kanyang unang termino? Napaayos niya ang Pasig. At naging, kumbaga nakikita mo yung pamamalakad na maayos, malinis. Mm. At saka naging matulungin siya ngayong pandemic na nangangailangan. Ayun, no, speaking of pandemic, ano-ano yung mga programa yung nakita mong ginawa niya nung panahon ng pandemic? Talagang nilabas niya yung pondo para sa mga tao may hirap na nangangailangan, lalo na walang-wala talaga. Ayan, kung makakausap mo po ngayon personally si Mayor Vico, imaginein mo, kaharap mo siya, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Sana ipagpatuloy niya yung magandang hangarin niya para sa Pasig. Tayo, magandang araw po, kamusta po kayo? May hindi naman. Ano pong pangalan ninyo? Jojo Murada. Taga saan po kayo? Taga rito sa, ano, Pinalad, San Juan. Centennial. Okay, ang tanong ko po sa iyo, sinong mayor mo? Si Iyo or si Vico? Si Vico. Bakit po si Vico ang mayor mo? Wala naman siyang pinakagong ano. O, tapos ang kinagandahan lang ng performance niya, ito. Maganda at saka mabait. Mm. At saka miski yung sabihin niya walang performance na ginawa, pero bandang huli may nakitang ginawang performance. Mm, itong panahon ng pandemic. Oh, ano ba ang nagawang program ni Mayor Vico ngayong panahon ng pandemic? Ang ginawang program niya, tumulong sa tao. Mm. Kaya yun yung nakikita mo sa kanya. Yun. Yun ang pinagandaan ko sa kanya. Kung makakausap mo ngayon harapan si Mayor Vico, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ang gusto kong sabihin sa kanya, salamat sa ginawa niyang tulong sa kapwa niya tao. Ayun. Salamat, sir. Hi, ma'am. Ang tanong ko po sa inyo, bakit si Vico Soto ang mayor mo? Dahil siya ang pinakamaraming nagawa dito sa buong Pasig. Talaga ba? Ano-ano bang mga proyekto ang nagawa ni Mayor Vico? May ayuda, may sa kuryente, may sa kalsada. Yun, sir. Kung makakaharap mo si Mayor Vico ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa kanya? Maraming salamat, Mayor Vico, dahil kung hindi ikaw, hindi napatayo ng mga may malag kuryente, sa kalsada, at saka lahat ng may mga yung mga ayuda. Okay, salamat, ma'am. Salamat ng marami, Mayor.